angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo.
Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito ay nakikintal. Para po sa ating panimulang awit, Rejoice, the Lord is King. Ay manalangin. Purihin ka, Panginoon naming Diyos, sa mapagpalang araw na kaloob mo. Minsan pa po ay sama-sama kami, mga anak mo, nasasamba sa iyo. Samahan mo kami ng banal mong espiritu, maging sa gagamitin mong magsasalita. Sa umagang ito, patagpuin mo po ang iyong kapayapaan at kapanatagan. Dalangin at tiling po namin ang lahat ng ito, alang-alang kay Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. May magsasabi, malaya akong makakagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang mga pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa mga pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pagkikiapid, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipagkakaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Tayo pong lahat, sapagkat binili niya kayo ng isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yeah.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Nawa ang tinig ng inyong mga lingkod ay tinig ng ating Panginoon na nangungumusta sa inyo. Kumusta na po ang buhay ninyo? Ang paniniwala po namin na inyong mga kasama at mga lingkod ng ating Panginoon sa iglesyang ito, kung paano kami pinagpapala ay pinagpapala din kayo, sapagkat ang tinig ng ating Panginoong Diyos ay ganun na lamang na dumarating sa inyo, hindi lamang sa araw ng pagsamba, kundi sa mga araw at panahon na kayo ay patuloy na nakikipag-ugnay sa Diyos. Ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa mga tinig ng ating Panginoon, tinig ng pag-ibig, tinig ng pagpapakumbaba, tinig ng pakikibahagi sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat na yan ay simbolo kung gaano kadakila ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating gawain sa buwang ito, marami po tayong mga bagay na ipaghanda at ako'y nananawagan sa lahat ng mga organizations to prepare for your theme. Sa buong ito ay pagdiriwang natin ang Bible Month, and part of the activities of the Bible Month ay yung January 31 na kung saan ay pagdiriwang natin ang Biblimpics. Olympic po ito tungkol sa Biblia, Olympic po ito tungkol sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. At kayo ng mga organizations, the UMM, the WSCS, the UMIF, the MYF, including the children, prepare your organizations, especially those leaders of this organization, so that on January 31, all of us will join together as a church para gawin natin ang Bible Olympics on January 31. Kaya mga kapatid, sana po, hopefully, all of you, prepare for this. Marami po kayong ihanda, hindi lamang sa salita ng ating Panginoong Diyos, kundi higit sa lahat ang technical part na dapat ninyong malaman kung ano ang gagawin ninyo, so that on that January 31, on that day, ay lahat tayo ay professional na in terms of technical parts ng ating mga cellphone, ng ating mga laptop, para tayong lahat ay bahagi ng pagdiriwang ng Bible Olympics ng ating iglesia. Ganun din mga kapatid, batiin natin ang ating mga kapatid dito sa iglesyang ito na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Today, Sunday, we greet Sister Mitzi Grace Santos for her birthday. And then tomorrow, we greet also Marianne Epres. And then on 19, it is the birthday of Charmaine Estrada. On 20, it is a birthday also of Isabel Cruz, Marisa Cruz, Christian Paredes, and Ira Luis Viterbo, and Loida Movilla. And also on the 21, it is also a birthday of George Erwin Basan. On 21, Joel Muniz. On the 23 of this month, it is a birthday of Agapito Cinder. And then on that day also to Jenelyn Noche. And on that day also, birthday of Christine Purpose. And on the 24th, it is a birthday of Lord Elisa B. Cruz. And also, we greet and celebrate the wedding anniversary of Mr. and Mrs. Cesar Santos on the coming 18th of this month. May the blessing of the Lord be upon you as the Lord bless you for the past year. At nawa ang patuloy na biyaya at ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay managana sa inyo at sumainyo lagi. Ang kanyang patuloy na biyaya, ang kaligtasan at marami pang biyaya na tatanggapin ninyo sa mga darating na panahon. Mga kapatid, patuloy na nag-aanyaya po kami. Marami po tayong mga ministry online. As we continue on the ministry of this church, St. Paul United Methodist Church, I will encourage you to please join us all the online ministry and share. Lalo tayong mga kapatid dito sa Iglesia ng St. Paul, sana po hindi lamang kayo ang makakapanood sa lahat ng mga online ministry natin, kundi kayo rin ay magbahagi para hindi lamang kayo ang pagpapalain ng ating Panginoong Diyos sa mga salita na dulot ng mga online ministry, kundi sa mga tao, mga kapatid natin, mga kapamilya ninyo, mga kaibigan ninyo, mga katrabaho ninyo, kung saan man ninyo i-share ang bawat mensahe o bawat online ministry ng ating iglesia, ay doon din dumadalo yung pagpapala, hindi lamang kayo, kundi pagpapalain lahat ang mga kapatid natin na binahaginan ninyo ng mga salita through the online ministry of this church. Again, mga kapatid, please share all the online ministry ng ating iglesia.
especially on the Sunday school. Mga kapatid, nananawagan ako sa inyo, if you want to join the Sunday school ministry, andyan yung mga leaders ninyo, join us, join them, so that on the online Sunday school, it is indeed all of us will join us on the educational part of this church para ma-nurture ang ating spiritual na kalagayan tungkol sa kaalaban natin at lalong pagpapatatag ng ating spiritual na pamumuhay ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, on the screen, if you look on the screen, makikita ninyo dyan ang name of the bank account ng ating iglesia together with the account number. Kung hindi kayo makakarating dito sa iglesia, drop by at this office or go to the nearest bank at doon ninyo ihuhulog ang lahat ng inyong mga offering sa ating Panginoong Diyos. The more you give, the Lord in heaven will open the gate of heaven and the Lord pour many blessings, not only on material things, but including physical and spiritual blessing coming from the Lord, because the thing that the Lord given to you is the thing that you have given to the Lord in your faithfulness. Katapatan natin sa ating Panginoong Diyos. And may the blessing of the Lord be upon you as we continue on this worship service. Let us pray. Banal naming Diyos na makapangyarihan, ikinagagalak at ipinagpapasalamat namin ang iyong patuloy na biyaya na hindi namin kayang panghawakan. Dahil ang mga biyaya na kalubos sa amin ay walang hanggan, walang katapusan at hindi namin kayang sukati ng mga pagpapala. Mula sa pagbangon namin sa tuwing kami nagpapahinga sa gabi ng aming buhay, binibigyan mo kami ng mga pangangailangan namin and you prepare ourselves for the next morning that we woke up. Babangon kami na meron kaming kaligtasan at ito yung tinamo namin, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa mga nakaraang mga araw at panahon ng aming buhay. Ito ang simbolo ng iyong biyaya sa amin. Simbolo na hindi kami kukulangin sa lahat ng mga pangangailangan namin sa buhay. You grace us always, dear Lord, not only on this physical body, that you save us in all the things na magbibigay ng dulot ng kahinaan at dulot ng kapahamakan ng aming lupang pangangatawan, but you, dear Lord, give all things na kailangan namin, not only on the protection and safety, but all the things na kailangan ng aming personal na buhay, including in the journey of faith and in the journey of life. Kaya nga, dakila naming Panginoon Diyos, in this worship service, I declare and I will pray that all of us will continue to receive blessing from you, those who are there in their home, abroad, saan man sila naroroon, dear Lord, as you continue to bless us here on this temple, you extend your blessing for all of us. Give all the things na kailangan ng aming mga kapatid, kung sila man ay merong mga pangangailangan on their physical body dahil sa mga sakit na nararamdaman nila. Ang iba sa mga kapatid namin ay nasa loob ng hospital, in bed, in their home. But in this prayer and in this worship, dear Lord, we dedicate this prayer to them. Give them a necessary thing na kailangan nila, healing mercy on their physical body, so that when you give this healing mercy to them, they receive a blessing, a strength body, so that they will continue to propagate, they will continue to share how you are so very good on their lives. Ibahagi nila ang kabutihan na tinatanggap ng aming mga kapatid na ito. And also in this worship service, I pray those who celebrated their wedding anniversary and birthday sa kanilang mga buhay. Thank you so much for a blessing, for a blessed year na nangyari sa kanilang buhay. And today, as they continue to celebrate your goodness in their birthdays and wedding anniversary, I pray that you will continue to bless them, that you will continue to give things na kailangan nila in their personal life, most especially dear Lord, your word, so that in the journey of life and faith, your word make them alive with a life, beautiful life and a wonderful life.
because there is the word of the Lord Jesus Christ inculcate not only to their mind, but in their heart. Thank you so much, dear Lord, for all things na-receive ng bawat isa sa amin, including those who are in abroad. San man sila naroon, dakila naming Panginoong Diyos, I pray over them that you extend not only your blessing in their personal life, but you extend your word so that in the time that there is darkness in their life, they turn to your word na ito magbibigay sa kanila ng liwanag at lakas sa pagpapatuloy ng kanilang mga buhay. Thank you so much, dear Lord, for this service. And now I declare that it is not only this word, itong mga salita na na-receive namin mula sa inyo at tatanggapin namin mula sa inyo ang magbibigay ng pagpapalat biyaya sa amin, kundi ang patuloy na magbibigay sa amin ng pagpapalat biyaya ay sa pamamagitan ng presensya ng inyong banal na Espiritu. Grace us, dear Lord, as we continue on this worship service. In the mighty name of our Lord Jesus Christ in heaven. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa banal na kasulatan sa matandang tipan, Unang Samuel, Kabanatang 3, mga talatang 1-10. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang marinig ang tinig ni Yahweh, at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mga mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog sa templo, sa may kaba ng tipan. Nang madaling araw na, siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Po ang sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, Bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Mahiga ka uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ni Yahweh, bumangon siya. Lumapit kay Eli at itinanong, Tinatawag po ba niyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka uli, hindi pa kilala ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, Narinig ko pong tinawag ninyo ako. Naisip ni Eli na si Yahweh ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sasabihin mo, Magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, Magsalita po kayo. Nakikinig ang inyong lingkod. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid, at buksan po natin ang ating mga Biblia na ating matatagpuan sa bagong tipan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon sa pagkasulat ni San Juan Kabanata 1, mga talata 43-51. At ito po ang sinasabi. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea, nakita niya roon si Pilipi at sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka at maglingkod sa akin. Si Pilipi ay taga Bethsaida tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Pilipi si Nathaniel at sinabi niya dito, Natagpuan namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose. May mabuti bang maaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Pilipi, Halika, tingnan mo. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Nathaniel, Paano niyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, Bago ka pa tawagin ni Pilipi, nakita na kita nung ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Nathaniel, Guro, kayo nga po ang anak ng Diyos.
kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng punong igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. At sinabi niya sa kanya, pagkatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinuroonan ng anak ng tao. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos.
Muli kong basahin ang mga talata ng ating Panginoon na itong magiging batayan ng ating mensahe sa napakagandang umagang ito. Sa sulat ni Apostol Juan sa Kabanata 1 sa talatang 43 hanggang 51 na ganito ang winika ng ating Panginoong Diyos. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilee. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose." Siyang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. "May magmumula bang mabuti sa Nazareth?" tanong ni Nathanael at sumagot si Felipe, "Halika, tingnan mo." Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, "Masda ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya ay hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakikilala?" At sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel." Wika ni Nathanael. At sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Idaragdag ang pagpapala at ang biyaya ng ating Panginoon Diyos ay inyong tanggapin sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo'y sumandaling manalangin. In you, dear Lord, we ask for your blessing for all of us, a blessing of your wisdom, a blessing that whatever we hear and we read on your word, ponder into our hearts so that this word will become a guiding path in the continuity of our journey in faith and in life. Grace this worship service in the mighty name of our Lord Jesus Christ in heaven. Amen. Amen. Magandang umaga muli po sa inyong lahat. Kumusta po kayo, mga kapatid? Naway ang patuloy na biyaya at ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay patuloy na managana sa inyo, patuloy na maranasan at maramdaman ninyo ang biyaya, kasaganahan, pag-iingat, at higit sa lahat ang mga salita ng ating Panginoong Diyos ay lagi ninyong itanim sa inyong mga puso at sa inyong mga buhay, sapagkat ang kanyang mga salita ang siyang magiging palatuntunan na tibay at lakas natin sa patuloy na paglalakbay natin sa ating Panginoong Diyos. Kumusta na po simula nung tinawag kayo ng ating Panginoong Diyos? Ang iba sa inyo ay dekada-dekada na ang nakalipas nung mga panahon na kayo tinawag ng ating Panginoong Diyos. And today as we celebrate the second Sunday, ikalawang linggo ng Epipanya, ang tema ng ikalawang linggo ng Epipanya ay ang pagkatawag. Pagkatawag na last Sunday, inumpisa ng ating Panginoong Diyos na tinawag ang unang dalawa. At ngayon, ang tinawag naman ngayon ay si Felipe at si Nathanael. Sa loob ng ilang mga panahon nung kayo'y tinawag ng ating Panginoong Diyos, alam ko, patuloy na ginagamit kayo ng ating Panginoong Diyos para maging tumibay. At magtumibay, hindi lamang ang kanyang iglesia, kundi magtumibay at mas lalong dumadami pa ang mga taong nakakilala sa ating Panginoong Diyos. Meron na ba kayong nahikayat sa loob ng iglesia? Kayo ba kaya ay naging templo at haligi ng sambahayan ng ating Panginoong Diyos? Sana po tayong lahat, simula nung tinawag tayo ng ating Panginoong Diyos, ay ginagamit tayo ng ating Panginoong Diyos sa gawain at sa pagbimisyon ng ating Panginoong Diyos. Merong isang istorya na nais kong dalhin sa inyo. Istorya ito nung mga panahon na bata-bata pa si Bishop Jose Valencia. Ang istoryang ito, isa sa mga istorya ng buhay, talambuhay ng batang Jose Valencia, ay isinulat ito ng isa ring pastor, isang Baptist na pastor, isang Amerikanong Baptist na pastor ng pangalan nito ay si Pastor Gordon Tergerson.
isa siyang Baptist na manggagawa na nadidestino at na-appoint sa iba't ibang panig ng buong mundo. Sa araw na iyon, nung siya'y umuwi sa Amerika, nagkataon na sa kanyang sinasakyang barko ay nakasabay niya ang batang Jose Valencia in the middle of an Atlantic by ship, isang barko. At sa pagkakaupo ni Pastor Targerson ay napansin niya sa isang sulok every day dahil ilang araw na sila'y naglalakbay sa gitna ng karagatan. At tuwing bumabangon si Pastor Gordon Targerson, napapansin niya ang isang batang lalaki na every day pagka siya'y bumabangon, nagigising, dala-dala ng batang ito ang kanyang Biblia at binabasa niya every day at the middle of Atlantic Ocean. Sabi ni Dr. Targerson, lapitan ko nga kaya itong batang lalaking ito. At ganun nga ang ginawa ni Pastor Targerson, nilapitan niya ang young Jose Valencia. At ang sabi ni Pastor Targerson, forgive me, forgive my curiosity. Patawarin mo ako sa paglalakas loob ko na lumapit sa inyo para magtanong ako sa inyo. Magtanong ako ng isang bagay kung bakit araw-araw binabasa mo ang salita ng ating Panginoon Diyos. Bago nagpatuloy si Pastor Targerson, ipinakilala niya ang kanyang sarili na isa siyang pastor ng isang iglesia. At pagkatapos na na-introduce ni Pastor Targerson ang kanyang sarili, nag-response naman ang young Jose Valencia at ang sabi niya, I am a Filipino. I was born into a good Catholic home. And I went to the United States as a young man to study at one of your universities, intending to become a lawyer. And on my first day on campus, a student dropped by to visit me. Ang wika ng young Jose Valencia, he welcomed me. Notice on this story, he welcomed me and offered to help in any way he could. Then he asked me where I went to, where, and then tinanong niya sa akin saan ako pupuntang simbahan at ang tugon ko naman sa isang Catholic Church. Ipinaliwanag ni young Jose Valencia because I raised in a family of a Catholic Church. Umupo ang batang nagpakilalang kaibigan niya na nagpapalas ng isang welcoming sa buhay ni Jose Valencia at sa kanyang pagkaupo, kumuha siya ng isang papel at isinulat niya ang mapa, kung ano yung address, kung ano yung daan na pupuntahan niya makarating lamang sa simbahan na sinabi ni young Jose Valencia para magsimba on that Sunday. But unfortunately, on that Sunday, coming Sunday, it is a rainy Sunday. Umuulan na malakas sa kanyang tinitirhan. Kaya ang sabi ni young Valencia, hindi na muna ako lalabas para magsimba sapagkat malakas ang ulan. Pero hindi alam ni young Jose na on that time, yung nagpakilalang kaibigan at nagpamalas sa kanya ng kabutihan ay biglang pumatok sa kanyang pinto at nung binuksan ni young Valencia, nasilayan niya ang kanyang kaibigan na may daladalang dalawang umbrella. At ang sabi niya, napapunta ako rito dahil alam ko na yung ginawa kong mapa ay mababasa at hindi ka makakapunta sa simbahan, hindi mo masusundan ang ginawa kong mapa. At subagi sa isip ni young Valencia, ang kabutihan, ang kabaitan ng lalaking ito na nagpamalas sa kanya na ganun na lamang ang kanyang ipinakitang, hindi lamang ang pag-welcome, hindi lamang ang kabutihan na kanyang ipinamalas, kundi ipinakita niya ang kagandahang loob at doon nakilala ni young Valencia na saan man siya naroroon, makakatagpo siya at mahahanap siya ng isang mabuting tao na magpapakita sa katauhan ng batang kanyang kaibigan. Dumaan ng matagal na panahon, almost 4 years, at nung ika-4 na taon, sabi ni young Valencia, I felt that God was calling me into an ordained ministry rather than law. So I become an ordained minister. Then I returned to the Philippines to serve in a Methodist church. And my name, ang wika ni Bishop Jose Valencia, is Jose Valencia.
a minister of the United States, a minister of the United Methodist Church, Bishop of Methodists, the second bishop of the Methodists in the Philippines. Mga kapatid, ang hero at ang bayani dito ay hindi itong si Young Valencia, kundi ang bayani dito sa istoryang ito ay yung lalaki na nagdala ng dalawang umbrella, ng dalawang payong na kanilang gagamitin upang sa lakas ng ulan na yon ay makakapunta sila sa simbahan. At doon sa simbahan, sa loob ng ilang mga taon na nagdaan, natunghayan ni Young Valencia na sa kanyang pagpupunta sa loob ng simbahan sa 4 na taon, doon nagpanimula, natagpuan siya ng ating Panginoong Diyos at ang hamon ng ating Panginoong Diyos. Hinamon siya para siya ang magpapahayag ng kabutian ng Diyos na kanyang nadama sa kanyang kaibigan na nagdala sa kanya sa loob ng simbahan. Balikan nga natin ang kasaysayan natin noong mga panahon na tinawag tayo ng ating Panginoong Diyos. Ipinamalas kaya natin na yung mga bagay na nais makita at ipakita natin sa ating Panginoong Diyos ay katulad din ng kasaysayan na nagpamalas sa buhay ng Young Jose Valencia sa mga panahon na iyon. Natagpuan ni Young Valencia ang Diyos na tumawag sa kanya sa katauhan ng kanyang kaibigan. Alam niyo, mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay buhay na natagpuan ni Kristo. Naghahanap ang Panginoong Yesus ng mga susunod sa Kanya. Kaya nga kung balikan natin, ang talatang ito, sabi niya in verse 43, kinabukasan, minabutan ni Jesus na pumunta sa Galilee at nakita niya si Felipe. Ang wika sa mga talata, nakita niya si Felipe. Nasumpungan ng ating Panginoong Diyos si Felipe. Ang Diyos ay naghahanap lagi sa atin. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng paraan para makita natin ang si Jesus sa iba't ibang kaparaanan ng ating buhay. Mga kapatid, being disciples means found by God. Ang pagiging disipulo ay yung natagpuan ka ng ating Panginoong Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Paano ba tayo mahahanap ng ating Panginoong Jesus sa mga panahon na ito? Hindi na makakarating personal si Jesus, katulad ng personal na nangyari kay Felipe. Nung nagpunta si Jesus sa Galilee, nakita niya si Felipe. Sabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka! Natagpuan ni Jesus si Felipe. At sa mga panahong ito, paano tayo matatagpuan ng ating Panginoong Diyos? Ang Diyos ay gumagamit ng iba't ibang kaparaanan. Ginagamit ng Diyos ang mga tao. Ginagamit ng Diyos ang iyong mga kaibigan. Ginagamit ng Diyos ang mga tao upang sa pamamagitan ng mga taong ito, ito ang kinakasangkapanan ng ating Panginoong Diyos para makita natin ang kabutihan ng Diyos sa mga tao. At doon sa mga kabutihan na ginagamit ng Diyos, doon makikita natin at matatagpuan natin na ang Diyos pala ay naghahanap sa atin sa iba't ibang kaparaanan at sa paghahanap na ito ang hamon para sa atin. Ay tanggapin natin ang hamon ng ating Panginoong Diyos sa kanyang paghahanap sa atin. Si Apostol Pablo ay nagsabi ng ganito, nang ako ay matagpuan ni Kristo, hindi siya ang kusang naghanap sa Diyos, kundi siya ang hinanap ng Panginoon at natagpuan siya ng Panginoon. Gayon din si Felipe sa ating talatang basihan natin ngayon. Natagpuan ng Diyos si Felipe. At ang maganda nito, nung natagpuan ng Diyos si Felipe naman ay natagpuan at pinuntahan niya si Nathanael at ibinalita ang mabuting balita na siya'y natagpuan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo, nung tinawag ako ng ating Panginoong Diyos bilang magpastor, nasa loob na ako ng seminary ng 2 taon, pero hindi ko maramdaman ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoon hanggang ang Diyos mismo ang nagpamalas at nagpakita sa akin ng isang himala para yung pagkahanap at pagkatawag sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sa aking personal na buhay, tinanggap ko sapagkat nakita ko na hinamon ako ng Diyos para magpatuloy ako sa buhay ministeryo at sa buhay pananampalataya. Maraming mga bagay at maraming mga paraan kung paano tayo mahahanap ng Diyos. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan
Wala silang planong hanapin ng Diyos ang mga ibang mga tao. Wala silang planong hanapin ng Diyos. Ngunit ito yung pinakapunto ng ating doktrina sa pagkakatawang tao ng Diyos upang hanapin ang mga nawawala, upang hanapin ang mga lumalayo sa Panginoon, upang ilapit muli ang Diyos sa mga naliligaw. Kaya nga dumating si Kristo sa ating buhay, ipinanganak ang ating Panginoong Diyos. Dahil ang kanyang dahilan ay upang hanapin tayo, tayo na nawawala, tayo na makasalanan, tayo na nabuhay sa kasalanan. Nung wala pa si Kristo, dumating si Kristo upang hanapin tayo at bigyan tayo ng bagong buhay at pag-asa, sapagkat patuloy na naghahanap si Kristo sa atin. Tinitignan niya tayo at tinatanong niya tayo kung nasaan na tayo, sapagkat nung unang tinanggap natin si Kristo, nahanap na tayo ng ating Panginoon sa kanyang kapanganakan at pagdating sa buhay. Being found by Jesus means God has now got your attentions. Kung nahanap ka na ng ating Panginoong Diyos, kinukuha ng ating Panginoon ang iyong atensyon. Ilang taon na ba kayong mananampalataya? Ilang dekada na ba tayo na ipinanganak sa loob ng iglesia? Nasaan na tayo nung nasumpungan tayo ng ating Panginoong Diyos? Linggo-linggo na sa loob tayo ng simbahan, nakikibahagi tayo sa gawain, ngunit kung minsan hindi natin maramdaman na yung pagkahanap at pagkatawag sa atin ng ating Panginoong Diyos ay hindi natin nabibigyang kahalagahan at kabuluhan sa buhay na ito. Tandaan natin na hinanap tayo ng ating Panginoong Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon sa iba't ibang kaparaanan at sana mamuhay tayo na merong kabanalan at katwiran sapagkat hinanap at nahanap na tayo ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, Jesus found Philip. Then Nathanael was also found by Jesus. Hindi lang si Felipe ang nakatagpo kay Nathanael. For Jesus caught the attention of Nathanael at sabi ng Panginoon, nakita kita sa ilalim ng igos. Tignan ninyo ito. Nung hinanap ni Felipe si Nathanael, sinabi ni Felipe kay Nathanael, natagpuan ko si Jesus na taga Nazareth. At ang wika ni Nathanael, meron bang mabuting balita sa Nazareth? Tuwing tayo'y magpapahayag ng kadakilaan ng Diyos, kung minsan na frustrate tayo dahil hindi tinatanggap ang mga salita na ibinabahagi natin sa badla, sapagkat kalinsabay ng paghanap at pagkatawag sa atin ng ating Panginoong Diyos ay yung patuloy na pagpapahayag natin ng kanyang kabutihan, ng kanyang mensahe. Ngunit kung minsan hindi tayo tinatanggap, katulad ng hindi pagtanggap ni Nathanael nung ibinalita ni Felipe na natagpuan siya ng ating Panginoong Diyos na anak na taga Nazareth, ang wika ni Nathanael, meron bang mabuting balita galing sa Nazareth? Mga kapatid, kung minsan frustrated tayo sa iba't ibang paraan, pero patuloy pa rin tayo na katulad ng ginawa ni Felipe kay Nathanael, niyaya niya, sabi ni Felipe kay Nathanael, come and see, halika, sumama ka at makita mo ang mabuting balita. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus na taga Nazareth. Pangalawa, ang buhay Kristiyano ay buhay na tinawag ng Diyos. Ulitin ko, ang buhay Kristiyano ay buhay na tinawag ng Diyos. Ang wika ni Felipe kay Nathanael, halika at sumunod ka sa akin. Niyaya ni Felipe si Nathanael upang ipakita kay Felipe si Jesus. Ngunit ang tugon ni Nathanael, walang mabuting balita, walang mabuti na galing sa Nazareth. Mga kapatid, patuloy na ipahayag natin ang mabuting balita sapagkat tinawag tayo ng Diyos. Isa na tayong ganap na Kristiyano, isa na tayong ganap na mananampalataya. And being a disciple means telling others about Him. Ipahayag natin ang tungkol sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo, ang dami nating ipapahayag sa kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Ang Diyos ay nagpupuno ng mga kakulangan natin. Ang Diyos ay patuloy na umiibig sa atin sa kabila na hindi natin iniibig ang Diyos kung minsan. Kung minsan nakakalimutan natin ang Diyos.
Ang daming balita, ang dami nating pwedeng ipahayag sa kadakilaan ng Diyos, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagkukulang sa atin. Ang Diyos ay dumarating sa atin sa mga takdang panahon para patuloy na maranasan natin ang kanyang biyaya at ang hamon sa atin. Kung isa kang ganap na Kristiyano, ibalita mo, ipahayag mo ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Pangatlo, lahat tayo ay tinawag upang umalis sa dilim at magsimula na tayong mamuhay sa liwanag. Ang wika rito ng ating Panginoon, mula sa kasalanan, kailangan lumipat tayo sa kabutihan. Mula sa karumihan, ay kailangan lumipat tayo mula sa kalinisan ng buhay. Mula sa makasariling hangarin, lilipat tayo tungo sa makadiyos na layunin. Para matubad ang tawag ng Panginoon sa iyo at sa akin, kailangan kang makinig, gumawa ng desisyon at umaksyon ka. Listen and make a decision, then act on it. Dahil tinawag ka na mamuhay ka sa liwanag at umalis ka na sa dilim na iyong kinalalagyan. Merong istorya ng isang ama. Sabi ng ama sa kanyang anak, "Anak, tumulong ka nga sa gawain ng bahay. Dahil busy kami ni Mami," sabi ng ama. At tumugon ang anak, "Opo, tatay, tutulungan ko po kayo." Ang sabi ng ama, "O sige, linisin ko ang kotse. Ikaw naman, bumbahin mo yung flat tire ng kotse at yun ang gagawin mo, ang utos ng tatay." Tumugon ang bata, "Dad, mahirap po yun eh. Next time ko na lang gawin." That boy desired to help, but he decided to help, but he failed to act. Kada umaga, kapag ako'y nag-share ng ating mga prayer covenant, and not only on the prayer covenant, and including all educational online ministry, sabi ko doon, part of my word na sinabi ko doon, please share this prayer covenant. Kung minsan, bakit kaya hindi natin magagawa na sumunod sa mga bagay na kailangan natin sapagkat tinawag tayo ng ating Panginoong Diyos? Bakit hindi natin magawang umalis muna tayo sa komportable na kalagayan at gamitin natin ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoong Diyos para maibahagi natin ang pagkatawag natin na natanggap natin sa ating Panginoong Diyos sa iba? Please share. Sabi ng pata sa kanyang ama, "Tsaka na lang dad, mahirap pong gawin. Tsaka na lang, hindi na lang ako mag-share. Tsaka na lang, hindi na lang ako pupunta sa gawain ng iglesia. Tsaka na lang, ako pupunta sa loob ng simbahan. Tsaka na lang." Paano natin maibabahagi ang mabuting balita tungkol kay Kristo kung hindi natin hawakan at panghawakan ang hamon ng Diyos? Tayong lahat ay tinawag sa gawain ng ating Panginoong Diyos. And last, being a disciple means receiving peace and blessing from God. I'd like to end this word in verse 51. At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, magkikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Diyos." Ang wika rito, kapag tinanggap natin ang hamon, makikita natin na bubuksan ng Diyos ang kalangitan na kanyang kinalalagyan at maranasan natin ang mapayapang buhay at bendisyon ng ating Panginoon Diyos. In this second Sunday of Epiphany, mga kapatid, it is indeed that the Lord remind us that we remain is our calling, and our calling is this: tumugon tayo sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon Diyos. And may the blessing of the Lord be upon us. It is not only a blessing of a prosperous life, but a blessing that we join in the ministry, because all of us is called by God in the journey of faith. Tayo sumandaling manalangin. Thank you so much, dear Lord, for this word na iyong ibinigay sa amin. Inamon niyo kami, tinawag niyo kami, binigyan niyo kami ng pagkakataon na maging bahagi ng inyong bayan. At ang pagkatawag mo sa amin ay patuloy na ipapahayag namin
ang mabuting balita tungkol sa inyo. Thank you so much, dear Lord, and may your blessing be upon us as we continue in this journey. In the mighty name of our Lord Jesus Christ in heaven. Amen. Tayo po ay nasa panahon ng paghahandog ng mga ikapu, pangako, kaloob at pasasalamat. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamitin niyo sa iba, ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Sa pagtanggap namin, Panginoon, ng mga pagpapala mo sa bawat araw, nagbabalik po kami sa inyo ng pagpupuli at pagpapasalamat. At sa pamamagitan, O Diyos, ng mga kaloob na ito, bunga ng katapatan, bunga ng pagsisikap ng inyong mga anak, ay nagbabalik sa inyo, Panginoon, ng mga kaloob na katulad nito. Salamat, Panginoon, di man kami tumatanggap higit sa aming ipinagkakaloob, subalit iningatan mo kami, sinamahan mo kami, ginabayan mo ang aming mga tahanan at ang aming mga sambahayan, O Diyos. Kayo po ang magbalik ng pagpapala sa mga anak mo na patuloy na nagsisikap na maging tapat sa pagkakaloob na katulad nito. Ibalik niyo po ang pagpapalang siksik, liglig at umaapaw sa buhay nila sa bawat araw. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, My Faith Looks Up to Thee. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos na makapangyarihan,
Sa iyo naming ibinabalik ang aming papuri at pagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong pagpapalat biyaya sa amin. Sa loob ng ilang mga panahon na nagdaan sa buhay namin, nasumpungan namin ang inyong kalinga, ang inyong mapagpalang kamay. Sa kabila na kung minsan na hindi namin nagagawa, nadalhin namin ang aming sarili sa inyo sa abot ng aming makakaya na buong-buo ang aming buhay paglilingkod sa inyo. Salamat sa mga salita na inyong ipinadama sa amin na nagpapaalala na tinawag mo kami, nasumpungan mo kami, nakita mo kami. Mula sa inyong kapanganakan, O Diyos, dumating ka sapagkat hinanap mo na kami. Nais mo na kami ay maging bayan mo. Nais mo, Panginoon, na kami ay tatanggap ng mga biyaya ng inyong pag-ibig at kalinga sa amin. Samantalang kami naman, O Diyos, kuminsan ay nakakaligtaan namin na nahanap mo na nga kami sapagkat tinanggap ka namin mula sa aming mga puso. Nasumpungan namin ang aming kakulangan sa aming buhay paglilingkod sa inyo. Hindi buo ang aming buhay pananampalataya. Nagkukulang kami sa inyo, O dakila naming Panginoong Diyos. Ngunit sa kabila ng kakulangan namin, ganun pa rin ang iyong pag-ibig sa amin na hindi nagmamaliw. Binibigyan mo kami ng mga pangangailangan namin. Tinutugunan mo kami sa mga pangangailangan maging sa mga kagalingan ng mga karamdaman na taglay ng aming mga kapatid sapagkat ganun ang inyong dakilang pag-ibig. Huwag sana naming sayangin ang pagkatawag mo sa amin, O Diyos. Huwag sana naming sayangin na natagpuan mo na kami sa aming buhay. Daragdagan mo kami ng pananampalataya sapagkat nagkukulang kami sa inyo. Daragdagan mo kami ng tibay ng aming buhay tungo sa inyo upang anuman ang mga pagdadaanan namin makapagtatagumpay kami sapagkat lagi naming kasama ang Diyos na dumating sa buhay namin. Dalangin ko sila, Panginoon, na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Bigyan mo sila, O Diyos, ng kanilang mga pangangailangan at tugon, ng kanilang mga dalangin samantalang nakakaranas sila ng iba't ibang mga bagay sa kanilang mga buhay. Yung aming mga kababayan na nasa ibang bansa, na malayo sa kanilang mga pamilya, ang hangad po namin at ang dalangin namin, O Diyos, ay maranasan nila ang patuloy na biyaya, maranasan nila ang iyong patuloy na pag-iingat, maranasan nila ang iyong patuloy na pagpapala, saan man sila naroroon, kung ang iyong patuloy na presensya ay nasa kanila, maramdaman nila ang patuloy na biyaya at pag-ibig ng aming Panginoong Diyos. Panginoon, dalangin namin ang kalagayan ng bayan. Nandito na sa Pilipinas ang bagong variant ng COVID-19, and I pray that protect us, dear Lord. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan dulot ng bagong variant ng COVID-19 na ito at iba't iba pang mga pagsubok na darating sa buhay ng bawat isa sa amin. Maranasan namin ang iyong haplos, maranasan namin ang iyong kalinga, maranasan nawa namin ang iyong patuloy na pagpapala at biyaya sa kabila na merong kaming kalapastanganan na nagagawa sa inyo. Ganon din ang Panginoon ng mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at sa iba't ibang mga bagay pa na tinanggap nila mula sa inyo. Isang taon muli ang idaragdag at idudugtong mo sa kanila na punong-puno ng biyaya at punong-puno ng pagpapala mula sa inyo. And now as we depart from this place, dear Lord, I will pray na kung ano man ang hangarin ng bawat isa sa amin, ay inyo pong igawad at ipagkaloob sapagkat karapatan namin natatanggap ng maraming biyaya mula sa inyo. Ito po ang aming panalangin, kalakip ang paghingi namin sa inyo ng kapatawaran sa mga nagagawa naming kasalanan sa inyo at sa kaibang mga tao na nasa paligid namin. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa ating pansamantalang paghihiwalay on the online worship service, remember this, the Lord is always be with you. Yan ang kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin, yung kanyang pagdating. Emmanuel, God is with us.
magpapatuloy kayo sa inyong gawain at hakbangin. Ngunit ang kanyang patuloy na pagpapala at bendisyon ay patuloy na tanggapin ninyo sapagkat isinugo ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Siyang may otoridad at kapangyarihan sa lahat. Ngunit ang kanyang patuloy na pag-ibig at biyaya at mapayapang buhay ay managana sa atin mula ngayon at sa darating na panahon. Amen.